Yun, na-confirm namin na I was 7, going 8 weeks pregnant that time. So yung biggest challenge for me was, hindi pa rin kami kasal ng boyfriend ko before, which is husband ko na now. My mom kasi had me, hindi pa sila married ng dad ko. So, yun, nung nangyari yun sa akin, parang sabi ko, natakot ako in a way, baka magalit siya, ganun. Kasi, like, kahit sino man siguro ang parent, gusto nila na married muna bago magkaroon ng ano, oo, bago magkaroon ng anak. So, parang, nung sinabi namin sa kanya, sobrang thankful ako na yung tinanggap niya na parang, sabi niya, blessing yan, ganyan. Hanggang sa nanganak ako, hanggang sa na si baby, super hands-on yan. Na parang, alam mo yun, kung best friends na kami before, mas naging best friends kami na. I had 4 different tests. And then, lahat positive. So, walang nag-negative. And first thing that came into my mind, kailangan ko sabihin sa parents ko. Paano ko sabihin sa parents ko, hindi pa kami kasal nung boyfriend ko noon, na husband ko na now. So, when I told my parents, of course, yun yung pinaka-anticipate ko, how will they react. So, usually, yung dad ko naman talaga yung pinaka, yung nag-react ng super gulat. Siyempre, we all know how dads are. Yung mom ko naman, ang very first thing she said, di ka pa kasal. Parang typical na parang in-expect ko na ito yung issue. Yung mom ko kasi, she had before they got married ng dad ko. Eh, ako din, ganun din naman ako. Nung sinabi ko sa kanya, okay lang, nung pinagbubuntis kita, ikaw din yung, kumbaga, parang ikaw din yung kakampi ko. So, ngayon naman ikaw buntis, tayo pa rin yung magkakampi. Ako yung first baby ko was expected but unplanned. Katulad din nila ads and almost everyone. Boyfriend pa lang kami nung time na yan. So, yung husband ko today, na boyfriend ko before, nagtanong siya, ano, papakasal ba tayo? To be honest, parang less than a year pa lang kami noon. So, sabi ko, siguro, ano, kilalanin muna natin yung, although college friends kami. So, yun, after siguro mga almost 1 year na si baby, and then parang nakapag-decide kami na, yun, 3 babies na sana ako. Kasi yung second, nagkaroon ako ng miscarriage. Parang hindi siya nagkaroon ng heartbeat. So, yung baby ko ngayon, yung preparation ko doon is sobrang maingat. 2019 January, nasa Dubai ako. Nakunan din ako. Pag nasa ibang bansa, especially in Middle East, pag hindi kayo kasal, hindi ka makakapagpa-check up. Especially kung like nanakunan ka or manganganak ka, bawal yun. Dahil pwede kayong makulong or papadeport kayo. So, ang nangyari nung nakunan ako that time, buti na lang nandun yung brother ko. Sa kanya ako nakaka-stay nung time na nakunan ako. Thankful naman ako kasi na-release naman siya lahat. Pero that time pa ako natakot yung family ko dito, yung parents ko, tawag sila ng tawag sa akin. Tapos yung kuya ko, ora mismo gusto niya na akong bilan ng ticket pa-uwi. Naniingit naman ako sa mga kwento niyo. Supportado kayo ng mga parents. Sobrang hirap, masakit kasi hanggang sa nagbuntis ako, hindi pa rin ako supportado nung lola ko, nung mga tita ko, tsaka nung tatay ko. Nakabukod kami ng bahay na, alam mo yun, parehas kami na walang trabaho. Yung side lang na asawa ko yung naasahan namin. Hindi ako makakatakbo sa side ko kasi galit sila sa akin. Hanggang sa nang lumabas na yung baby ko, dun pa lang kami nag-usap ng tatay ko. Das ngayon naman, eto, nandiyan na naman yung mga chismosa, di ba? Kasi dalawang anak ko na nga, tapos nag-iwalay kami ng asawa ko. Ngayon, sa pangatlo kong pagbubuntis, ngayon ko naramdaman yung suporta, yung love nilang lahat. Mas maganda na sabihin mo para doon ka makakakuha ng support from your loved ones. Kasi minsan magagalit pa sila na, bakit tinago mo? Kasi sana natulungan ka namin, na naalagaan ka namin, nabigay namin yung kailangan mo. Kasi in the end, yung mga loved ones mo, sila din talaga yung tutulong sa'yo. Although, wala namang body odor si husband, after niya maligo, bahong-baho talaga ako sa kanya. Alam mo yung amoy ng deodorant niya, ayaw ko. Yung amoy ng sabon niya, ayaw ko. Totoo pala siya, yung maduduwal ka. Same tayo. Ako, tinatago ko yung deodorant niya. Kasi minsan ginagamit niya, malalaman ko na lang, hindi niya sinasabi sa akin na ginamit niya yun. Na amoy ko,
wait, alam ko yung amoy na yun. Ayoko yung amoy na yun. Tapos hahanapin ko na yung deodorant. Malalaman na lang niya nasa ilalim ng kama para hindi niya na magagamit. Tapos sabi, anong gagamitin ko deodorant? Eh di akin na lang. Amoy pang babae. I don't know, pero super nagiging clingy kasi ako sa kanya. As in, gusto ko, like same with you guys, na gusto ko lagi siyang nasa tabi ko. So probably, parang pinaglilihian ko siya. Mm-hmm. In some way. So parang paglabas ng baby namin, kamukha niya. Sa akin naman, sabi ko sa husband ko, okay na naman na maging kamukha niya yung baby ko, pero sa akin yung ilong. Kasi basta sa akin yung ilong, alam mo naman, sabi ko gano'n, okay na naman na kamukha mo, basta yung ilong sa akin. Saka huwag ka akong masyado nga harap sa akin para hindi masyado. Oo. Yung lola ko naman, may sumasali sa eksena. Kasi nagka-time na nung delicate pregnancy nga, suka ko ng suka, acid sinusuka ko, as in color yellow na gastric juices na yung sinusuka ko, wala nang laman chan ko, susuka pa rin ako. Sabi ng lola ko, oh, ikaw ha? Baka mambabae ka pa. Tingkita mo pinagdaanan nito. Sabi niya, napakaselan pala magbuntis nito ha. Tapos, yung parang ng answer lang. Wala namang history or anything. Parang pinungunahan lang na ganun. Nung time na buntis ako, nagpabili ako sa kanya ng ice cream. Sabi ko, bili mo ako ng ice cream pero ayoko ng tunaw pagdating dito. Ano daw gagawin? Ano kaya ako bibili ng ice cream ng hindi tunaw? Sabi ko, basta hindi tunaw ha. E pagdating niya, pagbili niya ng ice cream, sa tindahan lang siya bumili. Medyo tunaw-tunaw na. Sabi ko, layo ko na yung kainin, halo-halo na lang. Tawa na ako ng tawa kasi sinasadya ko naman. Pero sa kanya, seryoso na siya. Oh, hindi na siya mag-get. Ayun lang, yung nakakatawa lang. Kaya miss yung panganay ko, nagtatanong siya sa akin, Mama, bakit si Teo may ganito? Nga-explain ko na lang sa kanya na, noong time kasi na yun, hindi pa ganun yung sitwasyon ni Mama. Noong time na yun, mahirap pa yung buhay. Kaya, sana intindihin mo kasi lahat naman gagawin ni Mama.